mga dear. So, today, andito po ako ngayon sa seafood store. Magdalas po kami ngayon ng kasama. So, mainit po kasi dito. Madaming tao kumakain ng lunch. Kasama ko nga pala yung si Lovely. And today, bibigyan ko po kayo ng tip kung paano makatipid habang kumakain ng lunch. Ayan na po ang ating kasama. Pumipila na po dun sa may cashier. So, mamaya po, sasabihin ko po yung tips kung paano po kayo makatipid habang kumakain ng lunch. Mga konting tips lang naman po. And easy way lang po siya ng pagtipid habang kumakain po ng lunch. Kasama po natin dito si nanay, nanghihingi po siya ng konting bariya para sa kanyang mga medicines. So, mamaya, wala kasi akong bariya dito. Ayan po si nanay, kasama po natin. Ay po, nay. Umalis na po si nanay, binigyan na po natin siya ng konting bariya kasi nga pabili niya daw po ng gamot niya. So, sad to say, wala po ako masyadong madaming dalang pera ngayon. So, kaya si my love ko na lang po yung sa kanya po galing yung pera na binigay ko doon. Thank you, my love. Utang ko din sa kanya yon. Kasi nga, today, sasabihin ko sa inyo kung paano makatipid habang kumakain ng dinner. Hindi pala dinner, lunch pala. So, basta pagkain, kumakain, ganun. Ganun na din yun. So, ito na po yung mga in-order namin. Konti lang yan kasi wala po kaming masyadong malaking budget naman. Worth ano ba to? magkano? More than 200 now. So yun nga, ito. Lahat ng in-order namin na to, worth 200. So, 200 plus, ganun. So, tip yung paano makatipid. Yung lahat ng ito, yung lahat ng 200 pesos na to, syempre, si my loves na magbabaya. Yes, opo. Si my loves pa magbabayad lahat ng ito. So, diba, nakatipid ka na? Okay, nakatipid na? So, yan lang po for today. Katain mo ng easiest way kung paano makatipid. Hello, mayaman na mag-lams to. Siya na po yung magbabayad ng lahat. Reklamo na po siya kasi ginugutom. Okay, so, bye. Kakain na po kami. What's up, Washinay-nay? Sorry po, medyo low quality po tayo ngayon kasi kakarating ko lang po galing sa city. And kung nakikita nyo, haggard na si ate nyo. Ayan. So, ayun nga po. Sana po nakatulong po yung tip na binigay ko sa inyo kung paano makatipid habang kumakain ng lunch. Lunch na po ha. So, sana po, helpful po yun. And tsaka, share ko lang po pala i-share ko lang po yung realization ko today. Yes, today. I-share ko lang po siya na tutunan ko ngayon, I learned today. pag nagbablog, nakakahiya pala, lalo na pag in public. Parang hindi ka masyadong nakakapagsalita ng malakas, ganun. Parang nahihiya ka pa ba? Hindi pa ako makalabas sa comfort zone ko. Tsareng. Hindi, yun nga. Tapos parang pag nagbablog ka, yung parang tinatago mo lang, hindi ka pa makalabas, ganun. O, let's go. Tsaka nga pala, about dun sa sa lolang nanghihingi ng pambili niya daw ng gamot, na I learned din, natutunan ko din na, kahit wala kang budget, ganun, kahit hindi masyadong
malaki yung pera mo, at least nagbibigay ka pa rin kahit wala kang masyadong pera ka. So at least nakatulong ka rin sa matanda, di ba? So ayan nga po, today importante po talaga na huwag maging madamot, huwag selfish. And importante din na lumabas na po tayo sa ating comfort zone para mas lalo po tayong maging confident. Importante po yung confidence sa lahat ng bagay. So ayan nga. So thanks for watching and don't forget. Don't forget. Oh my god. Yun nga. Don't forget to subscribe. Thank you.